sana, nasa atin po ang kagalakan. Nasa atin po sa amin, kaya tawag natin na wala nang pangumatak-matak. Pero aminin po natin ang totoo na minsan nakikinig tayo ng mensahe, hindi upang malaman ang kapatuhanan, kundi para patunayan na tama ang mensahe na tinanggap na natin. At ang pupunayin natin ay hindi ang totoo, kundi ang ating ginagawa at pupunan natin ng kamalian ang ating mga naririnig. So sana hindi po maging gano'n. Ang mahalaga po, ating timbangin, yung bang mensahe o sinasalita ng isang mga ngaral ay umaayon sa mensahe ng propeta. Kasi minsan, sabi ng iba, pag may nagmensahe, titingnan daw niya ang Biblia. Ano pong narapatan natin? Ano pong narapatan natin na pag may tumayo, kukunin natin ang Biblia at suriin natin ang kanyang mga sinalita? Sabi ni Pablo, ano? Sabi niya, sa inyo bagat dumating ang salita ng Diyos o tinatnanlam kayo? Tayo pong lahat tinatnanlam. Wala pong mensahero na nauna sa atin kay Brother Branham. Lahat tayo ay anak ng ating kapatid na propeta sa pananampalataya. Kasi pag ginawa po natin gano'n, meron din po ako narinig ng revelasyon na meron siya. May tinanggap siya sa mensahe ng propeta, may tinanggap siya sa ibang kapatid natin na nagbigay niyo ng mensahe, at pag pinagsama natin, meron po silang magkakalabang doktrina. Paano po yun? So, ang nangyayari po sa ating pulot-pulot doktrina na tinatawag, pulot dito, pulot dyan, pulot dyan, kapag po isang mahal, isang kaisipan lamang. Kung ano ang kaisipan ay binigay ng Diyos sa propeta, ganun po ang ating nasa kaisipan. Hindi ho tayo mag-iisip ng ano paman para mapataas po ang ating mga makadami ang bawat isa. Sapagat ang pagpili ng nobya by seed na tinatawag. Yung meron lamang pong binhi at hindi po yung kung anong kadahilanan. Ay, ano po lang po yung introduction. Kahit po tumayo at kahit po nagsuyo. Okay. Okay. Tayo po yung manalangin. Panginoon, ang patuloy na kagalakan ng ating puso sa pagkakataong ito. Sa patuloy nga na meron kang mga anak sa lugar na ito. Mabukas ang puso. Bukas sa pagtanggap ng iyong mga salita. Muli kumain namin sa pangkarunihan, Panginoon, kamalian. Baka kami nagkasala sa iyong mga naisip, sinalito ang aming nagawa. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pamingi kami siya ang mga kapatawaran sa lahat ng kamalian. Patuloy mo kami hugasan, pakadilisin kami sa pamulitan ng iyong banal at makapangyarihang dugo na naguro sa krus ng Kalbaryo. Upang ang iyong papurihan lamang, kadapila at kadawalapian, ang iyong kabanal at kapangyarihan, ang siyang patuloy ng mahal at sa aking mga buhay. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang mangusap sa aming kahirnaan. Tumilos ka ng malaya at makapangyarihan, Panginoon. Magbukas ka, Panginoon, ng mga nabibilanggong kaisipan. Magpalaya ka na, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang ating dalangin sa mga pangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Ang purihin tao. At yung karatangan, Panginoon. Babasahin ko lamang po. Sapagat ang pagtuturo kapag sarili pong kaisipan natin ay sabi nga po ay magiging wala pong kabuluhan. Pwede pong damihan po. So, ibig ko lang pong bigyan ay patuloy ng kinatawag ko natin sa pagkawa. Alam po natin lahat na alam po natin lahat na napakalaga po ng pagsusulong ito. Sapagat kung wala po ang pagsusulong ng Diyos, magiging walang kabuluhan po ang ating kaligtasan. Kung bagat ano, kung sino po ang marunong, kung sino ang mahigit na katalinuhan, siya po ang manguna sa ating mundo ito.
kung sino marami, kung sino makapangyarihan, siya rin po ang masasabing may otoridad sa salita ng Diyos. Pero hindi po ganun ang kaparaanan ng Panginoon. Pati pong buksan sa Juan, para makita po natin ang kahalagahan ng kasusugur ng ating Panginoon. Medyo bisita ko lang po, kakasunod lang po. 6:29. At sabi po, John 6:29. Jesus answered and said unto them, "This is the work of God, that ye believe in Him whom He hath sent." Doon daw po sa sinugo ng ating Panginoon Diyos, tayo raw po ay sumampalataya o tayo ay maniwala. At meron pong pinapatungkol dito ang ating Panginoon Kristo at yung po ay ang kanyang sarili, ano po? Na siya ay isinugo ng Diyos. At yan po ay nasa John 17:3. Ang sabi ng Panginoon, itong buhay na walang hanggan, na makilala kanila Ama, na isang Diyos at ang iyong sinugo sa Jesus Kristo. At yun daw ang buhay na walang hanggan, ang tamang pagkakilala, hindi lamang po sa Ama, kundi sa kanyang sinugo. So, saan? So, narito po ang misteryo. Pag mali ang pagkakilala natin sa anak, mali rin ang pagkakilala mo sa Ama. Ang ibig po sabihin, hindi rin po ito tinatanggap ng Ama. Bakit? Sapagat ang trabaho ng anak ay pare-payas ang Ama, at ang trabaho sa ating panahon ngayon ng Holy Ghost ay ipakilala kung sino ang anak. Maling pagkaunawa kaming tulad ang hindi namusap sa atin ng Panginoon. At alam po natin lahat, kaya po ang tinatalakay dito na po, sa 1 John 5:20, ang sabi po rito, sa parehong auto, yung auto po ng John at ang auto po ng 1 John 5:20 ay si John si Beloved. Isa pong manggagawa ng ating Panginoon. Ang sabi po rito, "And we know that the Son of God is come and has given us an understanding." Ang tawag po dyan ay, "This is a revelation or this is a faith." So, hindi mo pwedeng sabihin, may pananampalataya ka nang mali ang iyong pagkaunawa. "And has given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ." So, ang Diyos ay true. Ang anak ay true. And this is the true God. And this is the true God and eternal life. Pero magtataka po tayo sa panahon ito ngayon, mayroon po pananampalataya na piling na pinag-iwalay ang Ama at ang Anak. Pag binasa po natin ang turo ng propeta, piling silang pinag-iisa. Sabi ng Panginoon, "I and the Father are one." So, 25, minutes lamang po, ano, binanggit ko lamang po ang ipang mahalagang mga bagay. Then, pagkatapos po nito, at alam po natin lahat ang sent one, na dinibat ang Panginoon sa Kristo, at trabaho niya po ay redemption. O redemption purposes. Kaya sa teaching po ng prophet, sa God's gift, final place, ang turo niya po, safety, ang pagkayos, in service of death. Sapagat yung po ang kanyang trabaho, yung po ang kanyang gagawin pa nang. Sabi ng propeta, ang Diyos ay hindi pwedeng mag-redeem sapagat siya po ay espiritu. Ngunit sa kahabagan ng Diyos, sabi po, siya po ay condescending. Sabi po, siya po ay nakilakit. Siya po ay nakitulad sa tao. Hallelujah. So, ito po yung kanyang trabaho.
hindi po natapos dito dahil nasabi ng Panginoon kung paano ako ay isilugo, gayon din naman isilusugo ko kayo. So may halimbawa ng pagsusugo na ginawa nyo at pinatunay ng Panginoon na ang pagsusugo sa kanyang Panginoon ay na-fulfill. Kaya nung siya po ay pinapos, dahil po na po ay nang mitilig. Natapos niya po ang trabaho ng pagiging muli, pumasok po ang temptation. Siya po ay kinabot ako. After 50 days, tumanggap po sila ng baptism of the Holy Ghost. Ang 20, classroom. Kailangan po natin ang mga taong ito na Miranda Alpha Bride. At nakasama po rin sa puso po. Na pagkabat, Palina ay nabuong muli ang naging dalawa. Ngunit sabi po natin, Propeta, ang ikalaging dalawa ay ako. At ano po sabi ni Paul, Roma, tingnan po natin ang sabi ni Paul sa Roma. Sa mensahero sa ikapitong kapanahon ng Iglesia.
Pero ang tanong, kung siya mesero sa ikapitong kapanahunan, paano tayo pinaroon ng Diyos? Paano ang ating karanasan sa pagkakawag sa atin ng Panginoon? Ako naman po ang tatanong ngayon. Anong pangyayari simula nung nakaral ang propeta na tayo ay kanyang tinawag? Anong prueba sa mensahe ng propeta? So, hindi po yung labanan sa doktrina. Hindi po yan ang aming pinapahayag ng propeta. Ano ba yung Godhead? At may hapas, 7 years na, hindi po yan. Resulta na lang po yan ng sinalita ng propeta. Bakit alam na po ng propeta na magkakaroon ng kanyang mga pangyayari? Hindi po humingit ito sa propeta. Kaya ang sabi ng propeta, bakit maraming division? Sapagkat ang mga teacher o ang sinasabi ang disciple ministry ay ano, walang kapahayagan. Hindi ho kahit kung anong gawin natin na unless na mag-intervene ito at magbigay ng spiritual revelation at tinawag ko ito sa Biblia spiritual understanding, hindi po tayo magkakaunawaan. Bakit? Lalaban po ang tinatawag natin intellectual sa sinasabi po natin spiritual understanding. Sapagat ang spiritual understanding pag binuksan ka ng Diyos, maunawaan mo ang salita ng Diyos, maunawaan mo ang propeta at kailanman hindi po tayo lalaban kundi tayo po ay magsasubmit sa kinahayag ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ang mga salita ng propeta. Siguro po, hingi ko ako ng ilang panahon, ano po? Kasi medyo mahaba-haba ito. Bibilitan ko lang. Sige po. Sorry po. Sabi po ng propeta, entering evangelism, we find out that at the beginning, when a messenger was sent to miscontrol this world, kapag ang kanyarong salita ay para nagkaroon ng pagbabago. Anong sabi niya? Or to doubt one more. Pag ang pinahayag na salita ng propeta ay miscontrol natin, nagkaroon tayo ng pagbabugan, ano po ang sabi ng propeta? It was total annihilation and eternal separation from God to miscontrol that messenger's law. Ang warning, po isang mabala. The spoken word is the original thing. Ano pa ang pahayag ng propeta? Now, that's why Jesus was so perfectly manifested. God was so perfectly manifested in Jesus because He was the Word of God. He was God's Word. That's the reason He couldn't produce nothing out just exactly God. And if God is in you, what more can you be? Didn't Jesus say of the prophet who the Word of God comes to? Tapoyang sa John. Who did the word of God come to? Prophet. Didn't Jesus call him God? So ang mga propeta, pag nasa kanila ang salita ng Diyos, ang tawag po natin ay, sila ay Diyos ayon sa Biblia. What was it? Ano rin po ba yung propeta na yun na nasa kanyang salita ng Diyos? Ang payo po ng propeta, the spoken word manifested. Discerning the word of the Lord, page 61. You believe me to be God's prophet? A prophet is a messenger to an age. You believe I have God's mistake? Okay. Anong po ng propeta? Hebrew chapter 6, part 2. Surely, God who not give you the ministry he has, hindi raw siya bibigyan ng Diyos ng isang ministeryo. And let me be an error. At siya raw po ay pahitin utang magkamali. And if it wasn't proven by the scripture, then it would error. Kapag ang kanya pong mga sinalita ay hindi na-prove sa pamamagitan ng Biblia, ito po ay isang kamalian. Pero sabi ng propeta, but here's the scripture to back it up. Muli, hindi po doktrina ang ating pinag-uusapan, kundi ang propeta po ay mayroong merit ng ministry na siya pong ipinapaunawa sa bawat mananampalataya. I have not called myself a prophet. You have done that. But if it is so, then where does the word of the Lord come from? How do we know whether it's true? Kanating malamay ito ka, sabi niya. How do we know whether it's true or not? Unless there's something to back it up. That's God's word. Here, the written word.
And then if there is a motive that up, then it's God in the fold, making the fold true. Paul says, follow me as I follow Christ. So, Brother X. Pwede po tayo mo, Pastor Mandali, at Pastor Oro. Panginoon, patuloy po sa kapasalamat sa iyo. Ito na ang tamang paraan ng panahon, ang tamang oras, Panginoon. Dumadalangin ako sa iyo, Diyos, na nawa ang bawat buti mo binhi. Ngayon itinanim sa bawat puso ng iyong mga anak sa lugar na ito. Dumadalangin ako sa iyo, ito iyong bibigin. Pasigurin mo ito, Panginoon. At gawin mo itong isang ganap na paraan ng paraan. Upang kami man, Panginoon, ay may pangako sa amin na kami makasama at kami makapaghintay sa iyong pagdating at aming pagsalubong sa iyo sa araw-araw. Salamat po ng marami. In Jesus Christ, we pray. Meron po tayo mga ilang minuto dito para i-clear natin yung mga narinig natin. May pagkakataon tayo na magtanong. Pero mga kapatid, pakiusap lang po ah. Ilagay na dun sa kayusan yung ating mga pagtatanong. Walang lang inarinig natin, sa Pastor Esther, doon lang tayo mag-speak na for clarification here, yung mga bagay na medyo hindi malinaw sa inyo, ito yung pagkakataon ng mga tanong. So, ayusin natin ang mga, para maging maayos yung ating question. So, limitado lang po siguro. Sino po yung So, napunta ng pastor kung sino po ba ay pantay? Sabi po ng prophet, God is my husband, at a father, at a son, at the Holy Ghost. So, pero sabi natin, Panginoon, ang may higit na katila sa atin. Natin, sa pagkakawa, binanggit po natin ang kagandang Ama, He is the Creator. At sinabi po ng Biblia, ang Panginoon ay kapustong kanya inangkin na He is the beginning of the creation of God. Pero may babala po ang ating propeta. Kapag ang tulog ng salita na sinasabing He is the beginning of the creation of God, ay inantig mo na siya ay dilika ng Diyos at ang tulog nito ay sabi niya, sirikado yan. At marami na ang may kanyang pananampalataya. Sige po. Pastor, sorry pa lang po, magandang gabi. Sabi po ninyo, ang 5-4 ministry, walang kapayagan. At tanong ko po, gusto po. Kung wala pong kapayagan, paano po pag-perfect po lang? Opo yun. Hindi po ganoon nang sabi ko. Sabi ko po. Pastor, ano lang po? Sabi ko po. Hindi niya siguro po nabuhan po. Sabi ko po, sabi ng propeta, kaya maraming diversyon. Iyo po kasi, pag sinabi niyo po kagay dyan, hindi nyo na, meron po kasi naunan din nalita. Kaya maraming division sa panahon natin ito ngayon. Nakita na po ng propeta yan. Sapagat ang mga teacher na sinasabi po natin, Michael Gilfrey ay walang kapahayagan. Iyon po ang sinabi ko. So, ang hindi ko po sabihin, may Michael ministry na may kapahayagan at meron pong Michael ministry na walang kapahayagan. Ito na lang po. Ano po ang portfolio na kung may kapayagan ng 5-4 ministry? Yung upang nakasulat sa Biblia o yung nagsabi daw na walang kapayagan? Yung Ephesians 4:11, ito mo ba yung na 5-4 o yung iba po? Yung pong binanggit ni Paul, yun din po ang sinasabi ng propeta. Panahon po ni Paul ay meron din pong mga ministeryo. At sabi po ni Paul, sila ay mga ministro ni Satana na nag-aating sila man ay ma-anghel lang sa liwanag. Parehas lang po yun. Yung binanggit po ng propeta, sinasabi ng Biblia, parehas lang po yun. Hindi po magkalaban yun. Sino po po? Pastor. Yung pong 5-4 ministry ay type ng Holy Ghost. Yun lang po ang pagkakaiba noon. Meron nung nag-aangkin
na nasila'y nasa 5-fold ministry without the baptism of the Holy Ghost. Yung po lang yung sabihin nga. Yung 5-fold ministry na baptized ng Holy Ghost. Pag walang Holy Ghost, lalaban at lalaban sa talitang ipinahayag ng Diyos. Ganun lang po, kasimple natin makita yan. Sino po? Ay. Ikaw na. Pwede po ka natin mahihintay. Oo, hindi po. Mahirap po yan. Hindi po ganyan. Teaching po kasi ang pag-uusapan natin yan. Teaching ng prophet na kanyang pinahayag at may kita natin na meron pong mga bumabangga. Magbigay na pa ako ng halimbawa para madali. Parnell po, sa kanya nila po ay church coming na. Hindi po natin matanggap yan. Pero sila po ay tumatanggap sa mensahe ng propeta. Bakit hindi natin matanggap? Alam kasi natin ang sequence of events ng pangangaral ng propeta. Hindi lang po kasi ito doktrina o ipinapayag ang mga pangyayari, kundi mayroon po itong pakakasunod na pangyayari. Katulad din po na ipinayag ang itong mga mensahe sa kapanahon na. Alam ba natin yan? Hindi po. Pero nung nagpayag ang propeta, doon lang po natin naunawaan. So, ganun din po yun. Paano po natin, paano po yung mga kapaliwanag baptize po na Holy Ghost sa sinabi niyo? Maganda po yan. Hindi po yan, kasi makakakabit na yan. Pag nasagot po natin kung sino, sa taong 5-1 ministry, yung po ang mga baptize ng Holy Ghost. Sa yung Bible po ba, matatanggap yan ng isang tao po ba, yung imang calling na yan, pwede matanggap ng isang tao. Sabi ko ng prophet, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, yung hindi po.
sa loob ng Diyos, isang pag-aaral mo at pwede mo kaya mo lang yan at ating tingnan yung bagay na yun. Sabi po ng prophet na ito, kamangha-manghang salita. Unveiling of God ay ating mukhangga. I trust that God will reveal this. Ako ay nagtitiwala ng Diyos ay ipapahayag ito. Ano po yun? And it's time, if you, sa lahat ng panahon, kayo, sabi niya, you, who take the faith and listen, and I hope and trust that you have had a spiritual understanding of what God has been trying to get over to the church without saying it right out. So, ang pagtuturo po ng propeta, hindi diretso. Sabi nga, in riddles. Then, may madaling kayo kaya ito, in riddles, at sabi ng bawi. Dual statement. Uy, bakit nagbangga? So, it is in riddles. Diretso po natin salita. It's a thing, sometimes, we have to say things in such a way that it may seem down. Ito mga bagay na kung saan, kinakailangan salitain ito sa kaparaanan na ito ay magpaunti. Ay, grabe po yun. Ang kanyang mensahe,
plus the seven seal, which is the mystery of God. Okay, ulit tayo sa ating question answer. Tandaan nyo, para tayo lumago, kailangan tayo maging open-minded at mag-selectin mo para. At patunayan natin sa Bible, ano yung sakdal na kalooban ng Diyos. Okay? Ngayon, part to ng ating paglago yung pag-upara. Kung meron kayong ibang tanong, pwede nyo ituloy. Pero kung malaking tanong, pwede tayo mag-awitan. Sino sa atin may tanong? Patuloy may tanong. Oy, ano na to? Papatay na to? Ano na to? Ano lang ko yun? Paano yun na ang ama, ang anak, sabi ni Papa na hindi sila hindi sila nag-iwalay ng mga suro. Ah, ganito yun. Sa awareness kasi, hindi lang to sa message, no? Siyempre nangangalang ang message believer siya. Pero sa oneness, Pentecostal, may teaching na sila na yung iba medyo marunong, medyo aral, yung iba hindi medyo aral. Yung hindi medyo aral, yung ama, yun na rin ang anak. Yung medyo aral, yung ama, yun ang spirito, yung anak, yun yung katawan. No, hindi niya sinasabi yung ama, siya yan ang mismo anak. So, yung sinasabi yung pinag-iwalay, tinutukoy na patuloy mga iglesia ni Manalo. Na walang connection talaga. Wala talaga ang indwelling, wala talaga ang become one. No? So yung mga oneness, Pentecostals, of course, sa mga ibang message believers, pag narinig nila yung paliwanag ni, siguro hindi yung si Bar Jackson, si Pastor Bilagyon, yung aming pastor dati, ay si Cristo, hindi siya mismo yung Diyos, hindi yung pinanahanan siya ng Diyos, naging isa sa Espiritu. So, ang interpretation sa kanilang mind, pili pinag-iwalay. Yung mga taga-Quezon na Mickey Bargeri, ganun din ang pananata kasi mga wanis na rin ko sa sila eh. Hindi nila itingin yung cottage, yung pirat na. Pinag-iwalay yung ama sa anak eh. Pinag-iwalay yun. So, ang tamang wording, hindi naman talaga sila pinag-iwalay kasi hindi talaga sila mag-iwalay. Sabi ng Cristo, my father will not leave me alone. Ang humiwalay nung siya'y namatay sa katawan. Kaliwanag din ng propeta yan eh. Kukatis sa katawan. Yung, pero, sa spirito, hindi siya nahiwalay. Kasama niya, nangaral sa Imperium. Kasama niya, bumalik sa katawan at nung binuha ulit, muli ako sa katawan. Okay, yan ang sagot sa katawan. Eh, di ba? Iwala yung lima ama't anak. Pero hindi tayo mong detalye. Sino pa may ipong tanong? Bardoming, pakirin, teka. Gusto ko na isulat yung na-spread kanina. Bardoming, ang higit pinasulat ko kanina dyan. Pakititate. Gusto ko lang ma-recall yung pinasulat ko kong Bernal. Sabi rito, one life. Kailangan magkaroon ng isang kaibahan, hindi yung tulong sa iba. Okay. Oh, one life. Sinabi niya. Not correct. Okay. Pangalawa nakasulat. Pangalawa yung 5-4, ministry, walang kamayakan. Okay. The first coming of Christ. I mean, this is the brother now, my forerunner for the second coming of Christ. Sinabi ni John,
siya ay nag-ministry, he must exist and Christ must exist. Ayun, maaari kaya sinabi din ni Barbara na Christ must exist. Oo, sa ano yung involved sa tayo kaya nga tayo nasabi yan eh. Na sa kanya, he must decrease and he must increase. Of course, kung si Kristo pag-usapan niya atin, yan yung word. Iba yung si Branham doon sa word, siya yung lang tagapagpakilala sa word. Kailangan tayo maging dugtong kay Kristo, hindi doon sa propeta. Kasi yung propeta, siyempre, sa laman, siya ay kapatid natin. Pero doon tayo kay Kristo kailangan mawin. Isang aspect yan. Another aspect, may pinabanggit siya sa quote na may darating pa na mensahero na yun yung aking pakikinggan parang din. So, sa church team, kaya tayo. Sinabi ni Barba na, sabi ni Barba na, kung sino po, siya may sin sa tayo. Sabi ni Barba na, ay ba, sabi ni Barba na, I saw the ministry of the bride before the rapture was taken place. Ngayon, sinabi niya, may kung tinatangin na, sabi niya, I must decrease, and he must increase. Parang tinutukoy yung baba na yung ministry ng Christ. Nakita niya na humble ministry. Nakapensyo yun, so, yung prophet, tinuturo niya yung Christ sa word. Itong Christ, itong propeta, ito yung word, ito yung Christ. So, temporary, umaasa ang bride sa sinabi ng propeta. Pero pag nakuha natin ang right message, hindi ma-misconstrue, tatagos tayo kay Kristo. Ibig sabihin, hindi tayo titigil lang dun sa sinabi niya, kundi makikilala natin si Kristo ayon sa kanyang salita. That is the word. Sa magitan ng prophet. So, yung prophet ang naging tulay na kung saan makilala natin si Kristo. Okay, si Brother Ronnie. Ginagit ni John na nung nakita niya yung bumaba ang ibon o ang Holy Ghost. Holy Ghost. Yeah, Spirit ng Diyos sa ating Panginoon. So sabi niya, he must increase, I must increase. So nung sinalita ng propeta yun, kailan at anong pangyayari sa ating kapanamuhan? Teka, gusto ko lang i-correct, no? Hindi niya sinabi yun nung nag-tautipan si Kristo. Sinabi niya nung nasa kulungan siya. Nakulong si John, nagbubuda pa siya. So, pero nung bumaba ang Espiritu kay Kristo, ang sabi niya, this is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ngayon, ngayon, doon tayo sa propeta. Kung sabi ni Barlito, kung tama yun, ako yung nagkamali, no? Sa tinutubok niya sinabi, day around 1960 niya. Anong pangyayari yun? Sabi nga dito. Sabi mahalaga pa sino ating pinag-uusap. Sige, ganito, Brother Ronnie, yung part na yan, hindi ko maaral, akala ko nga sa anong ipan sa tayo, medyo nabakit yun. So, nasalik sila ito ulit. Okay? So, kung makatulong, di wala pa tayo ito sila may atas. So, Sister Lene. May sinasabi niya sa atin ng collecting. Si Brother Manhang nito, umaanin, nasabi niya, ako nagbabasa kay Larkin. Pati nga sa Seventh Day sa Mormon, may kasyari siya. Umaanin siya, na talaga, nakita mo naman sa kalambuhan ni Brother Manhang, naging Trinitarian siya, naging one siya, at last, naging Biblical one siya. Ngayon, sinasabi niya dito. Tanong ha, tanong. Ngayon, sabi niya dito na, si Brother Manhang, di ba kanina, sabi niya, restoration message. So, there is a perfect message. Kung si Brother Branham namatay na, meron talagang perfect message. Yeah. Di po ba? So, sino ang perfect message? Hindi. Lahat naman, nakuha na natin yung quote ni Brother Branham. Okay, tanong mo, sino ang perfect message? Kasi patay na si Brother Branham. Kasi hindi pa rin nakarap. Okay. Okay. Ang perfect message, siyempre si Kristo. Wala o tayo mag-fix sa isang tao. Ang nangyari niyan sa end time, nagkaroon ng pagkakabahagi dahil merong pabor na tao. Dapat hindi pa, wala tayong bias, wala tayong paboritismo. No? Tunari, ito, ginamit ng Diyos, hindi na namin kailang makinig sa iba. Ngayon, mahalin natin lahat as kapatid. Yan ang ugali ni Barbara Mays. Ngayon,
kung merong sinasabi, sabi ni Barbara, check nyo. Kung labag pa sa Biblia o hindi. Pag labag sa Biblia, huwag nyo tanggapin. Pag samayin sa Biblia, tanggapin ninyo. Yan yung turo ng propeta. Ngayon, ang... So, ang sino dito, hindi na yung local na tao ngayon dito sa lupa. Si Kristo, yun. Then, how do you get to know Christ? Okay? How do you get a relationship with Him? So, siguro, natatanggit ko na dating salitang pagkabere, ano? Yan yung personal na hunger natin sa Word, no? Yung to prove all things, tulad ng tinuturo ng propeta, prove all things. So, nakatingan ng nasa churches ngayon, hindi ko naman sila gusto sabihan ng masama. Pero katotohanan ko, kaya sabihin ko eh, hindi na nagsasaliksik yung mga kapatingan. Kung ano na lang sinabi ng pastor, susubo na lang. Mali yun. Hindi yan ang teaching ng propeta, hindi rin yan ang teaching ng Biblia. At gusto ko idagdag yung sabi mo na collective. I believe in one mind. Then, yung one mind is not one set of teaching, one set of doctrine. Yan yung mali ng karamihan. Pag maraming set of doctrine, maraming mga iba-ibang detalye ng doktrina, kailangan ng isa. Alam mo, para lang maging isa, kailangan sumusubo ka lang sa isang apostolist. So, ang tunay na one mind na yan, yung sinasabi niya, I would rather fellowship with a person who has a wrong doctrine but a right spirit rather than a person with a wrong spirit but a right doctrine but wrong spirit. Kasi pag sinabi ng doctrines, yung mga set of teachings, yung tinatawag natin specific topics, no specific doctrines, specific key. Hindi pa yan ang master key. When you say master key, yung pinaka, the key that can open all doors, it's a spirit, it's an attitude. I'm gonna give you some verses, hindi natin mabasa niya. 1 John 4:6. Yung pag-ibig sa kapatid, marunong siya makinig. Makikita niyo sa mga churches ngayon, may pride di bawat isang leader o pastor. Ayaw niya, mananinigin siya ng pakinggan. Okay? May bias siya, meron agad siyang tamim na muhi o ano, yung... Ayaw niya tignan yung evidence niya, gusto niya tignan yung tinulong ba sa kanya ng grupo na huwag makinig siya, huwag makinig siya. Kahit pa ng grupo nila, hindi. Ganun ang nangyari. But denominationalism, yan puro ng propeta. Nangyari na hindi na tinichinecheck by work yung labor of love, kundi kagrupo ka ba natin? Alliance ka ba? Baptist ka ba? Methodist ka ba? Sa grupo ka na ganito? Ganyan din nangyari sa message yun. Mali yun. Kung wala kang kinikiling, wala kang denominationalism, sabi ng mga ibang message believers, wala kaming denominasyon. Dapat wala kayong kampi-kampi. Lahat pa, tapos kung nagkamali ang isang kapatid, huwag mong huhusgahan. Pwede mo pakipakita ng may pagmamahal saan siya nagkakamali. Nakuha niyo, hindi siya kailangan siraan. Siraan ay tao umiwas na sa kanya. O, yan ang hindi nila nakita. So, ang one mind dyan yung spirit, Corinto, di ba? Sabi sa Corinto, 1:11, magkaroon kayo ng one mind. Huwag kayo mag-away-away, huwag kayo magkampi-kampi. Ngayon, tunari, nagkamali si ganyan. Mas malalim si ganyan, mas mababaw si ganyan. Magpahalan pa rin tayo. Okay? Magtulungan, mag-aralan. O, kailangan may makikorek sa kanya. You can do it with love. Diba? You have to do it na kapi-kapi yung tao. Mga mampanya ka ng grupo mo, mga mampanya ka ng grupo niya. So, may misunderstood ako rin to dahil in-encourage, hindi dati inasasok, punta sa Amelis, punta sa Kapangan, fellowship kay Spiano, fellowship sa Inayak, no? Yung unang pangkat, pangalang saksak, yung mga tabono, no? Bakit? Eh, yung sabi ng iba, wala akong aral, bakit pa ako makikinig doon, bakit pa makikinig doon? Hindi dahil gusto makinig doon na para pag-absolute, kundi pinapakita, wala tayong kinikinangin, wala tayong tinatangi, mahal natin lahat, pero hindi tayo yung magulo, yung walang paninindigan. Sir Francis? Doesn't mean na nakalubi-lubi tao, wala kang paninindigan. Nakuha niyo? Let's talk about politics. Sir Francis? Corinthians 1:10 yan. Pasabuhin mo lang ito. Pinangkit ng propeta yung collective revelation, pero hindi niya ginagawa. Meron akong, hindi ko naman i-detali ngayon, meron akong practice in fallibility proper time, yung part 2. Nakarapin niyo na lang, ipinanakay yung collective revelation, hindi masama. Okay? Huwag mo lang gagamitin yung collective revelation para doon sa malaki 4, 5, 6.
Pero para sa ibang parte ng ministry, pwede mo magamit ang collective revelation. Kasi kung ang denomination ay nakilalangin isang propeta sa Malakay prophecy, nag-isip sila collectively ang pagganap ng Malakay prophecy. Sige, tama. De, yung Corinthians 1:10 yan, de 11. Parang na rin. 1:10 to 11. Tuloy-tuloy yan, 1:13. Yung collective ko ay i-relate lang yung sa Pero yung figure talaga ng seven church ages na kasado-kasado, pati yung star, pati yung detalye ng message na yun. Yung talaga ni Clarence Larkin, si Clarence Larkin ay nabuhay pa ng 1900, panahon ng Pentecostal. Ngayon, merong ibang inlay sa Sibale Barang, like 70 Adventist, na sinabi ni Bad Banham, inuro niya yung four horse rider, na yung mga four horse rider, sinabi niya na yun si Christ. Puro siya kinorek ng anghel na hindi yun at tama. Pero, yung sabihin, yung iba, nakimuhan niya galing sa dati kaya Pentis sa Mormons ay okay lang kung sa collecting revelation na pinapagpili pa naman. Salamat sa mission mo. Ito ko lang na yung sabi lang kagalihan, ang propeta, yung minensahe niya sa atin, restoration, ibig sabihin, may nauna ng nangaral. Ibinabalik lang niya. Ngayon, yung ibang pahayat na yan ay i-restore, hindi nang start lang tayo natin yan, hindi nang start lang sa tayo ng Martin Luther, John Wesley, na yun, yung now, kala niyo. Hindi po nabanggit ng propesa na doon niya nakuha yung bagay niya. Kaya hindi ko sinasabing hindi naturo yung Clark sa bagay na yun. Meron kami pangyayari na hindi nabasa ng propeta yon, pero ang sabi niya, ang nagbigay ng kapahayag sa kanya, yung seven angels, na tinawag natin seven angels. Sinalungin siya ng pitong anghel, ang nasa kanya ng isipan ay yung nabasa niya sa mga Seventh-day Adventist. Yun sana ang kanyang ituturo, pero sinuret siya ng angel. Kasi kapag ka ang ating sinalita ay yung war, makakaroon ng tayo ng katao na negative. So question mark, alin ba talaga ang katao? Yung crack ba o yung seven angel na nakipag-usap si Brother Bernard, dinala sa akong sarili. So, inano ko na yun, na Brother Rico. Kasi makakaroon kasi ng para na ako na nang dirigal ko yun. Ako na nang sasalita. May nakikilip lang yung bahagya lang, okay? Siyempre, ang full blast dito. Rowing quick after siya. First number, second number, third number, fourth number, fifth number. Ang seventh thunder, hindi siya nag-iisa. Nag-ipong-ipong sila sa dulo. Nag-ipong-ipong sa dulo, ang seventh thunder, para sa huling panahon natin, bago dumating ang pag-aagaw, ang lahat ng hiwaga sa Biblia ay mabuksan. Okay? Yung nag-anoy sa kanya, siyempre, seventh angel yung nag-anoy sa kanya. Kaso, dala-dala, at nakasabay niya, nakita niya, hindi lang ikapito, nakita niya yung pito. Although yung pito, of course, eventually, mag-activate sa trumpet style. Pero, ang importante, hindi siya nag-iisa, may kasama ko siya, kaya may club, constellation club, pito sila eh. Hindi lang iisa. Hindi lang iisa ka nung iting. Seven, four, and nine. Okay, iba pa question. Brother, kasi yung Alpha H, so, tanong. Yung Alpha H, Omega H, may nabasa ako na isang ano, na sabi niya, yung Alpha H, Omega H, hindi talaga galing kay Brother Branham. Meron siyang tinutungan na Trinitarian.
Saan sila doon nagkaisa? Una ko ng prophet, ha? Ang term ng Bible, hindi nagkaisa. Ang term ng Bible, iisa. Kaya nga. Okay, ganito, ganito. Yung salitang nagkaisa, pwede mo sa pagkakuloy yung word, naging isa, sa John 17:31. Kukunin mo sa John 10:30, papasahin mo pa ba, kayo yung mga Diyos, kung tayo dinaka ng mga kapagin Diyos. At pag pinaka mo pa ba, ako'y nasama, namay na sa akin. Ulitin niya sa John 17:31. Kung paano ako'y nasa Ama, Ama'y sa akin, gayon din ang mananampalataya, maging isa sa akin. Yun, ikaw naman. So, yan yung hiwaga ng kingdom. Ng ano, unawak ng prophet. Ang propeta may paliwanag na ganito. Kung nagbabasa, mayroon ang bukit sinibigay, hindi ko memorize eh, na yung spirito ng Ama, yun ay nanahan sa anak, at sila naging isa. Okay? Meron naman siya ang paliwanag na pareho sa mga One is Pentecostals na, of course, wala masyadong detalye. Ang Diyos ay nahayag sa tatlong opisina, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Okay? Sige, may tanong ako para si Pastor, sabi binagit kanina ng pastor, siya yung restoration message siya, diba? Ministry niya, restoration. Siya yung Malachi 4:5-6. Siya yung Revelation 10:7. Luke 17:38. Mayroon pa siya yung... Siya yung son of... Mayroon siyang son of man ministry. Son of man ministry. May tanong ako, nung namatay si Barbara ng baba, pakikinig ka pa. Sabi doon, yung kanya mensahe to restore back to the word. Some original apostolic subject. Doon sa binanggit din ni Pastor Domin kanina, Ephesians 4:11, di ba? Yung perfection of the faith. Yung restoration ba, yun din ba yung perfection message? Perfection message, yan yung mga hindi pa nahilagdibin. If you restore, babalik ang mga apostles. Pero you need the condition katulad ng apostles bago inhibin yung mga mysteries. Hindi ka pwede umabante sa malalalim, tapos yung mga basics, hindi ka nagpa-restore. Pwede mo pag-usapan sa mga Trinitarian churches ang churches, no? Ang kaipukong, etc. Marilipad sila dyan. Ang problema, kulang eh. May kulang ka, walang pundasyon eh. Ito sa Bimbar Francis, yung mensahe na siya ngayon nagdadala ng restoration message ministry, di ba? Sino naman yung perfection ministry? Sabi mo nga, di ba yung identification? Di ba yung Bible ministry yan? Kung ano lang yung sinabi ni Barbana na yun ay restoration message. Dala-dala rin ng Bible ministry. Paano mape-perfect yun? I-restore lang tayo. Kailangan makuha mo yung spirit. Kanina ko pa sinasabi, kailangan makuha mo ito yung master key of spirit. Pag hindi mo nakuha yan, nandito ka lang sa set of doctrines. Yan ang sayo niya, pinagkakalong-talong-talong ta. Kunin mo muna yung tamang spirit. Pag nakuha mo yung tamang spirit, then pwede mo makuha yung doctrine. Yung kahit pa maano yung detalye niya. Very good. Malakay, kung memorize niyo, Malakay 4:5-6. He shall turn... Ano, doctrine? Teaching? The heart. Sabi natin lahat, heart. Heart. Yung heart... Attitude yan. Attitude yan. Okay? Ngayon, pag pumalik yung right attitude, okay? So, may teachable spirit ka. Okay? Absolute ka sa Word of God, sa Scriptures. No? Pinoproof mo all things. Ngayon, then, yung mga doctrines na nalilis. Kitang-kita naman sa Bible yung mga important doctrines. Sa luma sa Biblia. Okay? Yung doctrines, unti-unti ka ma-restore.
pero pag hindi na restore heart, sabi nga sa Corinthians 13, kahit per napaka dunong mo pa, dahil pagkarunungan, walang kwenta. Walang kwenta. Walang kasi, walang tunay na pag-ibig. Pwede ba natin yan yung type kay Moses? Iba nung si Moses, papasok mo sila, hindi siya nakapasok sa kanan, di ba? Tapos binigay niyo pamamahala kay Joshua Caleb. Ito yung mga type yun ng propeta natin. Type, pwede i-type ba yun sa Bible ministry? Tapos si Joshua sa Caleb, sila yung nag-divide siya, dinetalye na nung ni Joshua Caleb kung kaninong tribe dito sa lugar na kung dyan. Perfect type. Oh, may tanong ako, yung gusto kong tanong doon, kung ano ba yung sinabi ng propeta, hindi pwedeng salungatin ng Bible ministry? Gusto rin ko, ano yung minimensahe ng propeta? Yung din na minimensahe ng Bible. Alam mo, maganda yung pinote kanina ni Bernoulli. Kaya, kunwari, hindi siya paumayin. Ako naman, papasalamat. Kasi, alam mo, karamihan niya yung mga pinagrote mo, eh, nagpapalakas sa aming pananampalataya. Sa akin, personally, natibigay tibay sa ministry o sa aming panindigan. May, yung huli mong binasa, Bernoulli, na yung anong book ba yun? Anong book yun? Anong book yun? Unveiling of God. Okay. May purpose nga siya. Ngayon, balik ko sa tanong mo. Meron talagang mukhang salungat. Isulat ko na yung pinuturo mo dati pa. May progression. Merong fan. At meron din hidden mysteries. Okay? So, totoo itong tatlo. So, yung sinasabi ko sa lungat, yes, pwede mo makitang parang may salungat. Plano ba ng Diyos yan? Oo, plano ng Diyos yan. Kasi, meron teaching ang propeta, i-apply mo ba yung sinabi niya? Oh, check with the word. So, kung meron kang nakitang questionable, may urement to him, may pangsala. Ngayon, nadyan lalabas ito. Kasi meron, minsan, hindi pa tumating sa panahon mo, maintindihan mo yan. So, later pa. Brother Neil. Hello, sabi niya yung pagbang yun ang sabi ko eh, ang propeta yung tagapagdala kay Kristo, makakausap din niya ng direkta. Nung hindi pa, nadadala ni Eliezer si Rebecca doon sa lugar nila, no? Teritoryo nila. Si Eliezer lang ang kausap niya. Nakala niyo? Pero, nung malapit na, bumaba na sa kamilyo si Rebecca, pinalubog si Isaac, eh, talugungan sila. Ngayon, di po tarawan nung sa word, nagkaroon ka ng personal encounter. Sa physical, yung corporal body change.
Pero sa spiritual, right now, kailangan magkaroon ka ng personal na encounter with God mula doon sa mensahe. Maroon ako. Okay, last na, Sister Jenglen. Sabi po kasi, sabi niyo po kanina, si Jesus Christ is God. Sino yung tinatanong mo? Siya. Afterwards na. Sabi niya, na-prove this is something to back it up. Pero sabi nga niya, dapat hindi siya kukontra ka sa Messiah ni Jesus Christ. Pero may Messiah si Brother Branham na parang kontra kay Jesus Christ. Kasi sabi ni Brother Branham, si Jesus Christ, sabi niya sa ibang booklet lang, na siya yung ama. Pero si Jesus Christ nagsasabi na siya mismo sa Book of Revelation, sinasabi niya may ama siya, may God. Bitay siya ang pangasinabi sa Book of Revelation na may God, may God. Na hindi siya mismo talaga yun. Okay, tayo na tayo na. So, Sister Jenglen, pag-dismiss natin, maghatakan tayo ni Barroli. Magdapat kayo na, okay?